Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rose Ebran, Rose Supervisor ngayong araw ng Martes, November 24, 2020. Nandito po tayo ngayon para sa third round ng PCSO-STL in cooperation with Bets Incorporated. At para po saksihan ang gagawing drama, kakasama po natin ang chairman at mga member ng panel of judges sa pangungunan ni Mr. Gerald Palomar, kasama din po si Mr. Lance Dimayuga at Mr. Arlan Dimayuga. Nandito din po ang ating management observer na si Mrs. Flora Obina. At para po ipaliwanag ang gagawing draw procedures, nandito po ang ating draw master, si Ms. Marie Chris Aranda. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Marie Chris Aranda, inyong draw master ngayong gabi. Ang ating pong draw ay nahati sa tatlong bahagi, ang pre-draw, actual draw, at ang post-draw. Sa pre-draw, sasagawa natin ang draw machine testing, pagtitimbang ng ating mga official draw rules at pagdulog ito sa ating draw machine. Sa actual draw naman, pagpili ng two winning ball combination, at sa post-draw, pagbabalik ng ating mga official draw rules sa ating draw ball case. At bago po natin simulan ang draw machine testing, iyaan niyo lang po kung ating mga battle charges para inspection ito ang machine gagawin. Sa gusto nilang manakot. Pero dapat maghanda pa rin. Pagdilim ng kalangitan, pagyanip ng sanlibutan. Paghampas ng malakas na alon sa dagat. Pagkalulog ng karamihan sa putik. Ang mga prediksyon daw nila sa taong ito, nagkatotoo ang tinaguriang Nostradamus ng social media na si Jay Costura. At si Mamu na nasa likod ng Facebook page na Mamu's Rare Premonition. Nakakaamoy ako ng malakas na bagyo. At gusto lang nilang magbabala sa mga pangtaing nakikita nila na magaganap daw bago matapos ang 2020. Ang 2020 is kambal na nyo. Talaga siya. Wala akong intention na manakot. I'm asking for a prayer talaga. Sasabog siya. Mas malala siya. Si Mamu, nahulaan daw ang pagsabog ng bulkang Taal. May posibilidad na may isang bulkan na natutulog ang muling gigising. So, dalawa yan na inaantay ko. Ang Mount Taal at ang Mount Pinatubo. Malalakas na lindol, Batanes at Mindanao. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Surigao del Sur. Ang mga lindol sa Batanes at Surigao. Pwede nga sabihin yan kahit wala kang instrumento.
ang prediction kasi ng mga pangyayari, kailangan mo masabi, saan exacto mangyayari yung epicentro. Kaya nga sa siyensya, mahirap sabihin ka agad dyan. Ito yung binabantayan natin sa pamamagitan ng instrumento at mga obserbasyon. At ang pinakahuli, ang premonisyon niya na sinabi niya noong Enero dito sa ating programa na magkakaroon ng Malaondoy at Yolanda na mga bagyo. Maragasang Putik, may posibilidad na mula Luzon hanggang Bisaya ang makaranas ng dagok niya. May apat na bagyo na pwedeng pumasok sa Pilipinas. Yung dalawa dito, pwede siyang maging katulad ni hindi bababa sa 16 ang patay sa pagbayo ng superbagyong Roni. Ganito katindi ang panahon sa Basco, Batanes. Magdamag bukos sa ulang dala ng bagyong Tonyo sa Albay. Hanggang nagsunod-sunod na nga ang bagyong Rolly at Ulysses na nagpalubog sa maraming mga syudad at probinsya. Na-amaze sila. Kasi ahead of time na sabi ko eh, like 4 na buwan pa, mainit pa noon. Nang sinabi ko ganun na babaha nga dito. Tinitingnan ko na lang na parang tsamba na lang eh. Kasi madali naman kasi magsabi ng ganun. As early as January, pwede na natin i-forecast kung ilan. Pero based yun sa climate models at saka sa climatological yung normals, pinopost sa ating website. Hindi din ako nagbabase ng tungkol sa mga ganyan-ganyan. Talagang ang ugali ng tao is dalawa. Isang naniniwala sa'yo, isang hindi. Wala akong intention na manakot. Yung sa akin, babala lang yon. Ang mga pangitain ni Mamu, dinugulong daw sa kanya ng isang diwata. Nature fairy siya. Lagi lang kami magkasamang dalawa. Nakita rin daw ng psychic na si Jay Costura ang ilang mga trahedya bago pa man mangyari ang mga ito ngayong 2020. Mula pagsabog ng bulkan. Nag-post ako sa Facebook page ko yung regarding sa pagbalot ng isang maitim na usok at saka nakarinig ako ng malaking pagsabog. Pandemya. Malinaw na pinakita sa akin doon na magkakaroon tayo ng problema regarding sa sakit na dala ng hangin. Tapos nagbigay ako ng babala regarding doon sa virus. Hanggang sa mga bagyo. Nasa gitna ako ng putik at tubig na lumaragas. Mabigat siya sa dibdib pag nagkakaroon ako ng warning sign regarding sa mga kalamidad. Parang andoon ako sa eksena. Madami kasing hindi nakakapansin. Ang 2020 is kambal na numero. Magkaiba ang ugali. Delikado talaga siya. At kung mapapansin niyo, pero madami ang nawalan ng kabuhayan. Mga businesses nagsarado, madaming nawalan ng buhay. At bago matapos ang taon, di umano, pero wag naman sana. May paparating pa raw ng mga trahedya at sakuna. Abangan mamaya ang mga psychic na sina Jay Costura at Mamu, nais magbabala sa mga kalamidad na posible pa raw tumama sa mga darating na buwan. Nakita ko to before mag-November. Kaya lang, hindi ko siya ipinos kasi ayoko rin magkaroon ng takot ang mga tao. Posibleng unang linggo o ikalawang linggo ng December. Ang detalye ng kanilang mga premonisyon, mamaya na. Ball number 14, ball number 16, ball number 17. Hindi pa man natatapos ang lupit ng 2020. Ball number 20. Meron pa rin daw nakikita ang mga psychic na sina Jay Costura at Mamu sa kanilang mga pangitain na di mano, posible raw mangyari bago matapos ang taon. Nakita ko to before mag-November. Kaya lang, hindi ko siya ipinos kasi ayoko rin magkaroon ng takot ang mga tao na mamatayo. Ilalim niya. Bubo pa lahat. And then maglalabas ng puting. Sasabog siya bago siya matulog. Ang mahigpit. Dito po natatapos ang ating pre-draw procedure. Sasagawa po natin ang ating official draw sa ganap na 8 o'clock p.m.